So, ayun guys, ilan lang niya sa parte ng mga video na inyong magpapanood. So, ito naman ang ating another episode ng ating sa paglalaot. So, mga kagwanta, at kung bago ka palang sa akin channel, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe, like at share ang aking mga video. At napakalaking tulong po sa akin yan. At nangganahan pa ako mag-upload ng mga video, mga kagwanta. So, tara, pandarin ko na ang ating makina. Diretso na tayo sa laot, mga kagwanta. At isang mabilisang shoutout muna tayo, shoutout sa iyo Rafi Spearfishing. Shoutout din kay Aming TV. Shoutout din sa aking parihin na kay Rico Mendez, ang pinaka the best gumawa ng sidecar ng motor from Catanawan, Quezon, Daican. At shoutout din sa iyo Angen TV. Few moments later. At so ayun mga kagwanta, andito na tayo sa ating target area. At umpisa na naman natin ang ating paghahapin o pag-iisda. Magtatarunton ulit tayo at gagamit din tayo ng isang uri ng pangisda na tawag dito sa amin ay palutang. So try natin pag nakahuli na tayo ng isda, yun ang ipapamain natin eh. So tara, excited na rin akong makakahuli ng isda. Let's go. Hook siya mga kagwanta. Ayan. Meron siyang tatlong hooks na nakalawit. Ayan. At palimato niya bakal mga kagwanta. So at ang pamain natin ay ang dabis na hipon pa rin mga kagwanta. Ito. Hipon. Fresh na hipon mga kagwanta. So maliliit lang siya. Tama lang siya ang pamain. Let's go. So, malayo-layo yung akin tinakbo mga kagwanta. Dito ako sa kasunod na bayan namin. Bayan ng Mulanay. Mulanay, Quezon. Ayun mga kagwanta, may pae na siya. So, laglag na natin. Kauna-unahan nating fish on. So ayun, fish on mga kagwanta. Kauna-unahan nating pa-fish on ito. So ayun, bisugo mga kagwanta. Okay, kauna-unahan fish on natin to. So nakaisa na tayo mga kagwanta. Agad-agad. Sana mas marami dito.
So another fish on, mga kagwanta. Ah, ito na ang pangalawa nating huli. Fish on again. So ayun, lapo-lapo mga kagwanta. Lapo-lapo. So ayun, another fish on ulit mga kagwanta. At malaki ulit ito mga kagwanta. Bali pangalawang malaki na natin ito. So ayun, ang laki nga mga kagwanta, bisugo. Ayan. Ang lalaki ng bisugo dito mga kagwanta, at sana makarami tayo. So another fish on mga kagwanta. Surbol na ako na sigapo to, lapo-lapo mga kagwanta. So na yun, malaking lapo-lapo mga kagwanta. Ayan. Malaki na isda dito. Sana makarami tayo dito. Sana magdire-diretso ang sibad na ito mga kagwanta. Yun, another fish on mga kagwanta. Kalalaglag lang ng ating hapin or pamingwit. Ay takadali agad. O masibad talaga mga kagwanta. So na yun, another bisugo mga kagwanta. Ang lalaki ng bisugo dito. Yun, another fish on mga kagwanta. Fish on again. Yun, lapo-lapo mga kagwanta. Yun, lapo-lapo again. So, bali, tatlo na yung lapo-lapo natin. Tingnan natin na yung huli ko doon sa timba. Bali tatlo na yung lapo-lapo, tapos dalawa yung malaking bisugo. Tapos meron na ding maliliit-liit, kaunti. So ayun, another fish on again mga kagwanta. Fish on again. Masibad talaga dito mga kagwanta. Yan, bisugo. Bisugo. Yan na. Lumabong ating camera, nabasa. Pwede natin. Lagyan ng tubig. Ayan. Tuwa ako mga kagwanta kasi medyo mababaw lang yung pisto ko, parang nasa wala pang 10 pundi pa to, ang lalim, kasi mga 7 pundi pa lang. So ayun, fish on again mga kagwanta, at malaki to, malaki to, nababagsak lang nung ating hapin. Pinanata na agad. Bisugo mga kagwanta, malaki, nakita ko na. So ayun, bisugo. Baba. Malakas. Thank you.
Bali 3 pieces na yung medyo magandang size natin mga kagwanta. Maganda pa pala dito sa mababaw mga kagwanta kasi sa malalim nasa 45 din pa maliliit tapos ang lalim naman masyado ang tagal ng pagbabatak. Dito nasa 70 pa lang ito mga 7 lang. Wala pa 10. Another fish on mga kagwanta. Fish on again. Oh, malaki-laki na naman tong bisugo na to mga kagwanta. So, ayun. Ayos. Talagang masibad mga kagwanta. So, ayun, fish on mga kagwanta. Ah, bigat to. Bigat-bigat na kaunti. Oh, malaki-laki siguro to mga kagwanta. Malakas kasi mababaw eh. Laking lapo-lapo mga kagwanta. Wow. Lapo-lapo. Laki niya mga kagwanta. Laki niya, parang 7 piraso natin itong mga kagwanta, itong lapo-lapo na ito. Itong lapo-lapo na. Pero itong kalakihan ngayon. At yun na mga kaagwanta, naubusan na tayo ng pamainahipon at ito na ang ating lahat na nahuli.